Top 10 Pomeranian Care Tips. Yan ang ating pag-uusapan after ng intro. Hello mga Dapper Cats! Kamusta kayo lahat? Welcome back for another video, ano? Ngayon sa video na ito, pag-uusapan natin ay ang 10 tips kung paano nyo alagaan ang inyong mga Pomeranians. Lalo-lalo na sa mga gusto or babalak kumuha ng aso, especially mga Pomeranians. Ibigyan ko kayo ng 10 tips para maalagaan sila ng maayos. Okay, so ready na ba kayo? Bago tayo magsimula pala, gusto ko lang i-congratulate ang ating weekly winner. At yan ay walang iba kundi si Michael Caranto. Congratulations sa iyo, Michael Caranto. Ikaw ang nanalo ng 50 pesos na GCash as our weekly winner. Kung gusto mo ring manalo as our weekly winner, ay dyan ka lang, tumuto ka lang hanggang sa dulo dahil mamaya sasabihin ko sa iyo kung paano pa pwedeng manalo sa ating susunod na video or next week. So, tara na, umpisa na natin. Ano nga ba ang 10 tips? 10 Pomeranian tips for you. Number 1, exercise. Napaka-importante na bigyan natin sila ng enough exercise. Once or twice a day, at least 15 to 30 minutes. Walk is a good form of exercise. Yan, i-walk nyo sila. Walk is a good for you and also for your dog. Bakit importante na kailangan nila ng exercise? Ay syempre, para sila ay maging fit, maiwasan ng mga cardiovascular diseases. Kung sa ating mga tao ay importante ang exercise, ganun din ang rason kung bakit importante sa ating mga alagang aso, itong ating mga Pomeranians. So that's number one, provide enough exercise. Number two tip, oral health. Provide good oral hygiene sa inyong mga Pomeranians. So dapat ay toothbrushin nyo yung kanilang mga ngipin, ano? Pwede once or twice, kaya nyo 3 times a week ninyo silang toothbrushin. Ayan, marami na pong mga available na mga toothbrush na mga products sa market. Ayan, na pwede nyo pong itry sa inyong mga aso. Okay, mga Pomeranians ninyo. Bakit kailangan ng good oral hygiene ang ating mga Pomeranians? Ganun din sa tao, bakit natin kailangan? Para sila ay makapa-prevent ng tartar at cavities. Diba? Dahil kung may tartar, nagpo-form ang tartar, magkakaroon sila ng mga cavities. At pag may cavities, masisira yung kanilang mga ngipin. At pag nasira ang kanilang mga ngipin, ay mahihirapan na silang kumain. Siyempre, pag sira ang ngipin, masakit din yan. Kung sa ating ng mga tao, ay kapag may sira tayong ngipin, ay sobrang sakit. Ganun din sa ating mga alagang aso. So that's number 2 tip, ay provide good oral hygiene. Okay? Top 3, provide top quality food. So make sure na ang pinapakain ninyo sa inyong mga Pomeranians ay yung mga pagkain na pwede sa kanila. Kung gusto nyo mong malaman ang mga pwede at mga hindi pwedeng pagkain sa ating mga alagang aso, ay meron akong ginawang video. Ilalagay ko ang link dyan sa ibaba sa may description. You wanna check that out after watching this video? Or ilalagay ko ang link dyan sa may itaas ng screen. Okay? So, bakit importante na makapag-provide tayo ng healthy at nutritious food sa ating mga alagang aso? Siyempre, para maiwasan nilang magkasakit at lagi silang healthy, di ba? At hindi biro ang pagkakasakit ng mga alaga nating aso. Very costly ang pagpapagamot sa kanila. Okay? At siyempre, yung mga pinibili din natin ng mga feeds, iwasan natin bumili ng mga feeds na may mga additives. Siyempre, yung mga additives na yan ay nakakasama din. It's bad for our dogs. Okay? So, that's number 3 tip is provide nutritious, top quality food. Number 4, provide coat care. Nakikita niyo naman na medyo makapal ang kanilang mga balahibo. Kaya, cute na cute ang mga alagang aso na ito dahil tignan mo, ang dami nilang fur. Sobrang lambot. So, importante rin na dapat lagi natin minimaintain ang kanilang mga coats o kanilang mga fur. Alright? So, marami na po iba't ibang klase ng mga supply in the market. Piliin nyo na lang kung ano yung maganda sa inyong mga aso. At dapat, kailangan natin silang sinusupply. Tuwing kailan? Once, twice, or 3 times a week kung maaari para ma-prevent yung kanilang pagtatanggal ng kanilang mga balahibo. At syempre, para maging healthy at ma-prevent din yung mga kung ano-ano, baka mamaya ay meron na silang mga garapata dyan na nagtatago para malaman natin. Okay? Number 5, I do a regular vet check-up. Dapat lagi nating ipa-check up ang ating mga alagang aso. We have to do a regular vet visit. Kaya
kalagayan para syempre ma-make sure na laging nasa magandang kalagayan at nasa magandang health ang ating mga alaga para kapag meron man silang nararamdaman ay maagapan natin. So very very important din yan. Huwag nating i-miss ang kanilang mga vet visits. Number 6, don't let them jump from high places. Very very important ito mga Dapper Cats dahil bakit? Bakit sila kailangan i-prevent na mag-jump from high places like your couch, your bed, table, mga ganyan. Syempre para maiwasan silang magkaroon ng mga injuries, mga fractures, mga mabalian sila, 'di ba? Kapag mali yung kanilang baba sa floor ay baka mabalian, ma-fracture ang bone, ba masugatan, ma-sprain, kawawa naman ang ating mga alagang aso. Very very fragile yan. Okay, so make sure na huwag nyo silang dadalhin sa mataas na lugar like your on top of the table, couch, or bed and let them jump from that place. Okay, so be sure na huwag nyo gagawin yun, ha? Number 7! Huwag kayo maglalagay ng collar. Don't put collar sa inyong mga little tiny Pomeranians. Very, very fragile yung kanilang mga leeg, mga Dapper Cats. Very prone sila sa tracheal damage. Ayan, so kapag nilagyan nyo ng collar at kapag hinila nyo ng biglaan, ay baka ma-strain or ma-pilayan sila or ma-damage yung kanilang leeg. So instead of collar, ang gamitin ninyo na lang ay mga harness. The Pomeranian harness. It's better. Number 8 tip, Pomeranian proof your home. So, i-proof ninyo yung inyong mga bahay. Ibig sabihin ay, pag may baby kayo, di ba? Baby proof ang tawag. Ito naman ay Pomeranian proof. Itago ninyo yung mga harmful na mga bagay na pwede nilang ma-reach. Gaya ng mga cords na nakakalat, mga chemicals na laying around on your floor na pwede nilang kainin. At dahil itong mga aso natin ay very curious yung mga yan. They try to eat anything na kanilang lang ma-reach. So, lahat ng mga makakasama na pwede nilang abutin ay kailangan natin itago. So, make sure na bago nyo dalhin yung inyong mga aso or Pomeranian sa inyong bahay ay dapat it's dog-proof na yung inyong mga bahay. Okay? Number 9 tip ay regularly deworm your Pomeranians. Very, very important, hindi lang sa mga Pomeranian dogs, but to all kinds of or breeds of dogs. Okay, so dapat lagi natin silang dini-deworm at lagi natin chine-check ang lahat ng mga parasites. Ang dami-daming mga parasites sa dogs, gaya ng fleas, mites, mga garapata. So kailangan dapat lagi natin chine-check kasi yung mga yan ay nagko-cause ng mga skin infection. Ayan, at pwede nilang cause na magkasakit sila, diba? So dapat lagi lagi natin silang dini-deworm at chine-check kung meron man silang mga parasites sa kanilang katawan. Alright? Last but not the least, number 10 tip sa inyong mga Pomeranians ay use dog safe shampoos. Alright? So, make sure din na dapat ang ginagamit nating mga shampoo sa kanila ay mga toxic free or yung mga walang mga harmful ingredients na pwedeng mag-cause ng mga sakit sa kanila gaya ng mga cancer, mga ganyan. Alright? So, dapat make sure na i-check ninyo ang mga ingredients na mga bibili nyo na shampoo na hindi dapat harmful sa inyong mga aso. Alright, so ayan lang po ang ating 10 tips for your Pomeranian. Sana ay nagustuhan mo. Kung nagustuhan mo at kung may natutunan ka, ay click mo ang like. At eto na, dumako na tayo sa kung paano sumali at maging weekly winner. Ang gagawin mo lang ay i-like mo ang video na ito, mag-comment ka sa baba ng done, alright, at mag-subscribe ka sa ating channel. Okay, yun lang gagawin mo. Like, comment, done, at subscribe ka sa ating channel. At abangan mo ang ating video next week. Malay mo, ikaw na ang susunod na ating weekly winner. Alright, so yun lang po ang ating video for today, mga Dapper Cats. Maraming salamat sa inyong pagtuto. I'll see you again next time, only here sa Munting Kennel. Bye!